Mga kapatid, panonoodin niyo itong sagot ko sa refutation ni Pastor Joel sa aming debate about crucifixion. For particular, doon po sa Hebrews chapter 5 verse 7 na talagang pinawalan niya ng kanyang halaga kasi iba ang kanya namang suporta. So titingnan natin ang aking sagot, mga kapatid. Pero bago diyan, pakinggan muna natin siya. I would like to end this up by mag-focus lamang po ako sa Hebrews chapter 5 verse 7 na siyang pinakaunang passage po na nabanggit kanina. So, sabi nga sa Hebrews 5 verse 7, in the days of his flesh, he offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one able to save him from death and was heard because of his piety. Ngayon, ina-assume na agad-agad dahil doon sa sinabi na one able to save him from death and was heard because of his piety, agad-agad sinasabi, Jesus was never crucified. Pero kung titingnan po natin po, kung babasahin natin buong book of Hebrews, we've got Hebrews 2 verses 9 to 10, we've got Hebrews 6 verse 6, we've got Hebrews 7 verse 27, we've got Hebrews 9, we've got Hebrews 10, we've got Hebrews 11, and the rest of the passage. Katunayan, large portions of two whole chapters of Hebrews, Hebrews 9 and 10, are devoted to explaining the significance of Jesus' death for our salvation as our once-for-all sacrifice. Again, huwag po tayong mag-cherry pick ng isang talata as if ito po ay napapatunay and then we gonna go to force what we think para sabihin, ito pala yung sinasabi. Even though, iba pala pagka binasa po natin ng buong chapter. Pastor or Joel, Andres, ay siguro karapatan ko naman na I have the rights to expound myself. Okay? Kung kasi yung debate masyadong hectic, masyadong mabibilis. Actually, I give you freedom also what you will do to our debates. Okay? Kung ikaw ay mag-comment doon, i-cut mo basta hindi lang ipalabas ang mali instead na ang aking ibig sabihin ay pinapalabas mo na iba na talagang expound mo yung sarili mo kung ano, ganito. Dito tayo sa kung saan ang na-refute mo na verse na aking binabasa during our debate. Hebrews chapter 5 verse 7. Binasa mo ito at you use other verse from Hebrews para i-rebut or i-refute yung Hebrews chapter 5 verse 7. So basahin muna natin ito sa Tagalog dahil ang bilis mo nagbasa sa English. Ay may mga kaibigan naman tayo na hindi masyadong expert sa English. So basahin ko sa Tagalog. Hebreo 5:7. Noong si Jesus ay namumuhay parito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos. Lumuluhang nakiusap sa Diyos. Ito lang ang Diyos na lumuluha pa, nakiusap pa sa Diyos. Dahil, di ba, sabi ninyo si Jesucristo ay Diyos. Ito si Jesucristo, nakikiusap sa Diyos. Ha? Makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Ha? Makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. And, ulitin ko, noong si Jesus ay namumuhay parito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos sa makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Okay? Ang tanong ko, itong verse, ito, naligtas siya mula sa kamatayan o wala? Napako siya dito o wala? Ha? Lubusan siyang nagpakumbaba at dininig siya ng Diyos. Sa English pa, he was saved from death. Ha? He was saved from death. Niligtas siya mula sa kamatayan. Dito, niligtas siya sa kamatayan.
ang isang Diyos na nagdarasal sa isang Diyos, ha? At nagpakumbaba, ha? Lumuluha para maligtas sa kamatayan at dininig, ha? And he was heard, in English, past tense. Dito, kumuha ikaw ng verse to refute, to rebut this verse. Sa Hebrews, ha? Kumuha ikaw sa Hebrews chapter chapter 2, verse 9 to 10. Basahin natin yung repetition. Okay? Hebreo 2:9 hanggang 10. Subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy, ginawang mas mababa kaysa mga anghel. Naku, mas mababa si Jesucristo, ginawang mababa sa mga anghel. Naku, ito lang ang klaseng Diyos nga si Jesus ay mas mababa sa mga anghel. Okay. Kahit na kaunting panahoy, ginawang mas mababa ay sa mga anghel. Sino itong mas mababa sa anghel? Sinong gumawa? Ang Diyos. Ah, ginawang si Jesus na mas mababa kaysa anghel. Naku, mas lalong lumala ang problema. Lumala dito. Ah, Diyos pa mas mababa sa anghel. Okay, tama? At binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Namatay. Ito lang ang Diyos na namatay rin. namatay. Dahil dito, namatay siya. I will not deny. Namatay siya dito, sinasabi. Namatay. Okay? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sino ito? Ang Diyos ni Jesus. Sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Dito, namatay si Jesucristo. According to this verse, namatay. O, ano ngayon yung Hebrews chapter 5 and 7? Mali yun. Kasi doon, niligtas eh. Dininig ang iyong pagdarasal na hindi siya mamatay eh. Dininig doon eh. O, ngayon, naku, dinagdagan mo ang problema. Pinapakita mo dito nga talagang namatay, nag-contradict. So, Bible has contradictions. Hindi ko na mali yun. Okay. Dito pa, binasa pa, sinabi pa dito sa Hebrews chapter 6, verse 6. Masahin natin. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisisi. Naku. Bawal na pala magsisisi. Pag ikaw pala ay nagmurtad, lumabas sa salita ng Diyos, ha? Pag yung nalasap, I read the context, yung nalasap niya ay salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, pag tumanggap na sa salita ng Diyos, yun ang ibig sabihin nalasap. I read the context. Okay? Ito pala ang salita ng Diyos. Pag lumabas ka noon, hindi na pwedeng magsisisi ka. Ha? Sa Islam, kahit anong bisis ka, makamamurtad, ilang bisis ka na nagkakasala, basta hindi ka pa namatay, buhay ka pa, magsisisi, ay tanggap po ang iyong pagsisisi. Okay? Uulitin ko, kapag sila ay tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa cross, ha? At inalantad sa kanikahihiyaan ang anak ng Diyos. Dito, talagang napako si Kristo. So, anong problema dito ngayon? Kasi napako dito. Ha? Will invalidate the previous verse? So,
Kung dito, you read more, maybe hundreds of verses from the Bible. But there is such verse nga nagsasabi nga si Jesucristo ay hindi namatay. Huh? Saved from death. Huh? Kaninang mali ito? Ito ay nagpalabas in other all discussion mas in Biblia pala may contradiction. Aside from that, si Jesus Christ nagsasabi sa Matthew chapter 12 verse 38 and 40, sabi niya, evil and adulterous generation. You are seeking after a sign, there will be no sign be given into you except like into Jonah. For Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale. So shall be the Son of Man shall be 3 days and three nights in the heart of the earth. Jonas. Sino si Jonas? Si Jonas, tinapon siya. Ha? At doon sa dagat, tinapon siya at nilulok siya sa balyena. Akala ng mga tao patay. Pero pala ang totoo, buhay si Jonah. Si Jesucristo, akala ng mga tao ay si Jesucristo ay patay. Ang totoo pala ay buhay, kagaya ni Jonah. Dahil kung talagang patay si Jesucristo, akala ng mga tao si Jesucristo ay patay, at talagang totoong patay si Jesus Christ, nagsisinungaling or nagkakamali si Jesucristo, he should not be like Jonah. Huh? So yun mga kapatid, bibilangin din ninyo, 3 nights and 3 days ba? Huh? Yung utak ninyo nga si Jesucristo ay namatay after 3 days, ang sinasabi niya, 3 days and 3 nights. 3 nights and 3 days. Tingnan ninyo kung anong araw si Jesucristo ni Libeng, Friday, at nabuhay siya early Sunday, hindi pa sumikat ang araw. Tanong, yan ba ay 3 days and 3 nights ayon sa nasinasabi ni Jesucristo? Marami hong nagsalpukan, nagkontradiksyon. Hindi ko na mali. Kung sinasabi dito sa Hebrews chapter 5, verse 7, in the days of his flesh, he offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one able to save him from death. Save him from death. And he was heard and of his piety. Naku! Para sa mga kapatid natin mahilig sa Tagalog, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nananalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dinininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Namatay siya dito, wala. Wala, hindi siya namatay dito. So ito, burahin natin. Useless pala ito. So mga kapatid, dahil po, tatayuan ko ba kung wala akong babasahan na verse? Makipag-debate ba ako? Makipag-argue ba ako kung wala bang, walang basihan ako? Mayroon akong basihan. And aside from that, ito lahat, pwedeng buburahin natin. In twinkle of an eye, pwedeng mabura itong lahat na ebidensya. Bakit? Because according to Mark chapter 14 verse 50, during the critical juncture, when the enemies of Jesus Christ try to capture Jesus Christ, all the disciples of Jesus Christ, all, lahat, sa Tausog Katantan, Langon sa Marangao, sa Tanan, all the disciples of Jesus Christ forsook him and fled. Lahat sila ay nagtakbuhan, nagsitakas, lumayas, and fled. Iniwanan si Jesucristo. Sino mga eyewitnesses? Ha? Si Pablo. Kung sa Hebrews ang sumulat si Pablo, doon ba si Pablo ang ipanako si Jesucristo? Doon ba si Mateo? Doon ba si Lucas? Doon ba si Marcos? Doon ba si Juan? Pero for the sake of discussion, I'm quoting some verses. Although, hindi naman talaga sila mga eyewitnesses. Ito lang magpapatunay, mga kapatid. If your faith rooted from these contradictions, salpukan mga versikulo sa Biblia, sabi dito, napako si Kristo, namatay si Kristo. Dito naman, sinabi na hindi siya namatay, salba siya. Mayroon pa nga rin din. Doon din sa 1 Corinthians chapter 15, verse 44, na si Kristo ay nilibing.
in physical or natural body, and he will and will be resurrected an spiritual body. Ngayon, sabihin nila na iba naman. Eh, sinabi ng Jesucristo, hindi ako spirito. Ako may buto at may laman. Na ang espiritu, meaning yung nabuhay muli mula sa kamatayan, ay walang buto at walang laman. Sino ang nagsabi? Si Jesucristo. Salpukan na naman. Salpukan na naman. Inshallah, I will clarify and I will discuss in detail itong tungkol ko kay Lucas, yung mga disipulo, ang sabi ni Jesucristo, touch me for I have bones and I have flesh. Bakit meron siyang bones and my flesh? If Jesus Christ was really a resurrected body, according to the Bible, a resurrected body will be like, become like spirit. Become spirit. Spirit according to Jesus Christ, no bones and no flesh. Please share. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.